Mga kaswabe, as you all know, we own a 6th-gen Chevy Camaro. So, ayan ang sakyan natin. Pag gusto mo ng mga content about it, i-browse mo lang ang videos natin. Anyway, we are here sa Visayas Ave dahil meron tayong kaswabe na nagpa-foil ng kanyang sasakyan. Hindi lang to isang regular na kotse dahil isa itong 2019 Porsche Panamera V6 3.0 liter. Konting background lang, hindi ko masyadong inaral mga kaswabe and I don't wanna sound trying hard talaga. Ito nga palang sasakyan ng Porsche na to, itong lineup na to, okay? Ang direct competition niya, kumbaga sa Toyota, it's the Camry, sa Honda, it's an Accord, sa BMW, it's the Series 7. This one is the luxurious ng Porsche sa lahat ng variant niya. This trim level is a V6. Papakita ko muna sa iyo ano ang itsura ng isang Panamera bago siya gawin dito sa S5S. Dati, ang kulay niya lang is plain gray. Tutur lang kita saglit para makita mo kung paano ang gawa ng S5S. Voice over muna tayo kaswabe. This is the front fascia. So all of the Porsche lineup are identical talaga. Mukha po siyang big ni Donald Duck. Paulit-ulit kong sinasabi. And eto naman yung pinaka Porsche logo or emblem, which is from Stuttgart, Germany. Pareha sila ng motivation ng Ferrari. Pero that one is the coat of arms. Yan yung pinaka code, yung farm ng mga horses yan. You have this 4-point headlight. And you have that projector lamp sa pinakagitna. Trademark yan ng Porsche even sa mga iba niyang lineup. Pagdating naman dito sa lower bumper natin, that one is functional. Lalo na pag may mga na-reach na certain points, yung flaps dito, ayan, magbubukas po yan. As of now, nakasarado yan. Pero pag may na-reach na certain level yan, kailangan yan para dun sa turbocharged engine, V6 front engine kasi tayo. Tapos meron dyan extension ng chin spoiler sa baba to prevent the lift. Okay, functional yon. Then you have these tires na 265 ang thickness. Then you have a flat black multi-spokes. 14 inches, I think, ang pinaka-rotor disc niyan. Then black brake calipers by Porsche. Then again, yung emblem na inumpisahan niya noong 1952 na itatag yung pinaka-complete details ng emblem ng Porsche. So you have 295 ang thickness, Michelin Pilot Sports Cup Performance Tires. Then dito naman sa rear end, yan ang trademark rin ng Porsche with that yung mahabang length ng strip ng LED lights. Ayan. Ayan ang styling niya, isang diretso. So sa gitna, from dyan hanggang doon sa kabilang side. Then you will see here sa likod, identical na rin ang mga Porsche. Nako, kailangan talaga, you will become addicted para malaman mo talaga yung mga details. Attention to details talaga yan. So Panamera, then vacuum type kasi executive car lang naman to. Hindi siya supercar, so bagay siya as an executive car. Then one of the most beautiful key fob kasi parang korte mismo ng vehicle and very nice yung keychain na black ng Porsche. Nainlab ako dyan, nagpa-giveaway tayo dati dyan. Same interior ng Porsche Turbo 911 na na-review natin, please check that out. Then you have that plate sa lower sill ng Panamera na script. Then very attractive and very astonishing na red interior with that power seats. Nakalimutan ko kung ilang direction nga yan. Tapos you will see dito sa steering wheel natin, may mga modification lang na naganap galing sa kaswabe natin yan. So yan, meron kang Porsche crest sa headrest, embossed ang styling. Hindi po siya print or tinahi. Parang yung mga ganyan, machine finish yan. Hindi ko lang alam ha. Ventilated, and hindi ko lang alam kung may warmer to mga kaswabe. Then ayan, warm na warm ako. Red hot. Talagang pawis ako kaswabe. Then favorite cup ko nga pala ang Porsche. Ayan, tawa na lang ako ng tawa dyan. Kasi mainit yung panahon. Ang sinashowcase ko dyan kaswabe, of course, yung pinaka autofoil ng S5S. Pero dadalhin kita sa interior. Ayan, nilagay lang yan. Diamante na yan ng kaswabe natin. Hindi po yan talagang OEM. Then extension ng mga paddle shifters with that
Ayan, ang tawag dyan is 5 dial instrument clusters together with the tachometer, odometer, then outside temperature, may compass yan, then some information dito sa sasakyan natin, open doors, yung sa tires. Okay, so very nice yan kasi it's a trademark of Porsche. Kung makikita nyo. Then ayan yung mga air vents natin with that dashboard. May speaker nga pala doon. Wala nga lang yung old school na integrated analog clock natin dyan. It absent siya. Hindi siya nakarating dito sa unit ng Porsche Panamera. Pero very nice yung ayan, infotainment system natin. High gloss black with that very sharp looking monitor. It's a plain Jane but it comes with a modern touch. Walang mga naka-flared out na mga switches or buttons, pero doon sa baba, sa center console, nandun yan. Then of course, touchpad lahat. You have that mode of sport, individual. Hindi ko lang alam yung individual. Siguro pag kailangan mag-isa ka lang sa kotse niyan, bawal dalawa. Joke lang. Okay? Ayan. Hindi ko lang masyadong mabasa. Ayan, air spring height. So, yung ground clearance na tataasan natin. Tapos yung chassis, sport is magiging stiff siya, then sport plus, magbabago rin yung comfort ng suspension, tapos yung e-brake, traction natin, o high gloss black, lahat yan. Hmm. Yung mga switches natin, very crisp yung paggalaw, parang Rolls Royce yung naalala ko na experience when I'm yung ginagalaw ko siya. Short throw shift gear knob, pero hindi po tayo manual, automatic lang yan. Very high touch kasi nakikita mo, ayun no, may mga indication sa shift knob natin na may leather. Tapos 3-spoke steering wheel with black stitching, yan, malupitan. May mga holes dun sa steering wheel. Memory seats natin with brushed aluminum na door handle. Ayan, high gloss black. So yan, red. Then you have your own center infotainment system. Kasi pag ikaw ang may-ari ng executive car, sometimes you wanna sit sa likod para damang-dama mong sasakyan mo talaga to. Maliit lang na cubby hole with power source and USB outlet. Then ayan yung, pakinggan nyo po yung pinaka exhaust sound na parang vacuum lang sa bahay. Wala po tayong aasahan dyan because we are not, this is not a supercar, it's just an executive car. And 3.0 liter lang to kaswabe. Ayan, pawis na pawis ako. Sana mapanood nyo kaswabe yung review ko sa Porsche 911 Turbo S because meron dun driving. And even kasi eto, 4 months na to kaya binoise over ko na lang. Yung pagpapaliwanag ko dun, medyo nakukulangan ako. So, paki-check na lang rin yung supercar playlist reviews natin, muscle car, JDM, and mga luxury car, luxury SUV. So maraming salamat. And always remember, kaswabe, pag part ka ng Kaswabe Nation, malakas ang iyong dating. I'll see you, kaswabe. Video, we have here an off-road retro machine. Ladies and gentlemen, it's the FJ Cruiser. We have here a Mustang GT and V6 Camaro in their ultimate forms.